All right, Filipino reaction. Okay, reaction video tayo mga kaibigan dito sa bagong balita ngayon sa pagdalaw ni Zelensky na may agreement na itong mga refugee daw na galing Ukraine ay possible or pwedeng maging Filipino citizen. Okay? May kasunduan na ganyan-ganyan. Okay, ito na. Ito na. Galaw-galaw. Alex, sa panig naman ng Korte Suprema, sinabi nito na pinaiting nito ang mga kapasidad ng mga hukom sa bansa sa paghawag sa mga naturalization cases para sa mga refugee sa ilalim ito ng binuo na SC na Rules on Facilitated Naturalization na nagpapabilis para maging Filipino citizen ang mga refugee sa Pilipinas. Ayan mga kaibigan, pinapabilis na maging Filipino citizen ang mga Ukrainian refugee sa Pilipinas. Ulitin natin, okay? Ito na ang nagtitrend ngayon. President na si Volodymyr Zelensky sa Pilipinas, partikular ho sa tanggapan ni Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang. Ito na yung request na hiling ni Zelensky sa pagbisita niya sa kay BBM or sa Pilipinas, na yan na nga, ang refugee niya ay parating na kanyang, or nasa Pilipinas na. Tiniyak ng gobyerno ng Pilipinas na handa nitong kanlungin ang mga refugee mula sa Ukraine. At ayon naman sa United Nations High Commissioner for Refugees, may nakalatag na rin pong maayos na sistema ang Pilipinas sa pagproseso nitong mga asylum seekers. Iyan ang gusto ko sa Pilipinas eh. May nakalatag na ng maayos at magandang proseso sa pagdating or ng mga refugee sa Pilipinas. Welcome ang mga Ukrainian refugee sa Pilipinas. Gagawin ng Filipino citizen. Okay? Reaction video lang ito mga kaibigan. Continue lang. Punin natin ang live report ni Moira Encina. Moira. Live na live, real na real. Baka sabihin nyo, fake yan. Hindi, real ito. Itong balita ito ng ano, kilalang media. Alex, sa paglulunsad ng National Refugee Day ay tiniyak ng DOJ na patuloy na magiging sanktuaryo o takbuhan ang Pilipinas ng mga refugee at palalakasin pa ng gobyerno ang mga polisiya at programa nito para sa mga stateless person. Bukas ang Pilipinas sa tumanggap ng mga refugee mula sa Ukraine sa harap ng mga... Galing sa Ukraine daw mga kaibigan ha! Maliwanag dito na mga Ukrainian ay welcome sa Philippines. Yay! Dadami na tayo. Magkakaroon na tayo ng magandang ekonomiya. Okay, ano masasabi nyo? Okay, continue lang. Mamamayan nito na naiipit sa giyera nito sa Russia. Sinabi ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na sa ngayon ay wala pang impormasyon ang Department of Justice, Refugees, Stateless Persons Protection Unit o DOJ or SPPU kung may pag-uusap sa pagitan ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kayo ng President Vladimir Zelensky. Ay pumirma na eh. Pumirma na si Zelensky. Ayan o, nakatayo si PBBM. Pumirma na siya. Sabi ni, okay, gumawa siya ng sulat. O ito, ay ako ay pumapayag na ang mga refugee, ang mga Ukraine ay pumunta dito sa Pilipinas, pirmado ka na. Shhh, ikaw na lang pumirma. O, oh, yan o. Oh. Tatakan mo, ganun. Yan. Payag na, gawin mong Pilipino ang mga aking refugee. Ilan pa yan? 10 million. Okay, 10 million. Walang problema. Ibig sabihin, pag naging Pilipino citizen na ang mga Ukrainian, as in Pilipino na, ay siyempre, makakatanggap na rin sila ng ayuda sa gobyerno ng Pilipinas. Okay? PhilHealth, SSS, pasok yan. Ha? Magkakabili na rin sila ng lupa sa Pilipinas pag gano'n nangyari. Pero, kung alam, nabubulol. Kung halimbawa lang nga, mga kaibigan, ha? Kasi nga, pag Filipino citizen na pag-usapan, ay magiging malaya ka na. Okay? Or mali ako. Mali ako sa aking, ito, continue lang, ha? Zelensky, upos sa posibleng refugees mula sa Ukraine. Inihag ni Vasquez na polisiya ng Pilipinas na tanggapin ang refugees o asylum seekers basta nasa bansa ang mga ito na isa sa mga requirement. They must be here and they must apply. That application will be processed by the DOJ or SPPU and if they are qualified, then they are admitted as refugees or asylum seekers as the case may be. It's a continuing policy.
Obligasyon din anya ng Pilipinas sa tumanggap ng mga biktima ng mga karahasan, persecution at giyera bilang signatory sa 1951 Refugee Convention at sa 1954 at 1961 Statelessness Convention. Ayon naman kay United Nations High Commissioner for Refugees o UNHCR Head of National Office, Maria Ermina Villavilla Gallardo, may nakalatag na maayos na sistema ang Pilipinas. Nako, may nakalatag na maayos na sistema ang Pilipinas. Okay, bahala kayo. Pagproseso ng asylum seekers. May mga magagandang programa rin anya ang Pilipinas sa mga refugee. It's also important to know that there are no... Magagandang programa ang Pilipinas sa mga refugee, mga kaibigan. Real na real, for real. Sabi ng mga Marites dito, we, di nga. Ibig sabihin mga kaibigan dito, yung mga babaeng Ukraine magpapasok na sa Pilipinas, okay? Siyempre, yung mga lalaki rin. Kaya lang, sana ay huwag magamit ito ng ibang lahi na nagpapakilalang Ukrainian sila pero Chinese pala, okay? Magpapakilalang Ukrainian, Indian pala. O ganon. May mga ganon eh, okay? Eh, sana huwag magamit ng mga kwa na sana ay pure Ukrainian lang. Okay, continue lang. Refugee camps here in the Philippines because the trend now is to be inclusive, no? Meaning, yeah, no? Welcome ang mga Ukrainian refugees sa Pilipinas, DOJ. Wala tayong magagawa mga kaibigan dahil yan ang napagkasunduan. Tamang Marites lang tayo dito. Kaya lang, eh medyo nagtaka lang ako. Bakit gagawing Filipino citizen? Pwede bang PR lang muna, permanent resident, bago maging citizen, Filipino citizen? Kasi nga, pag Filipino citizen, dapat may bloodline daw. Ha? Na tinatawag. May dugong Pinoy. Dapat. Mm. That the state gives opportunity for refugees to be able to integrate. So you have urban refugees. Maaring nakasalubuha mo na sila but they have a different legal status here in the Philippines. Tinataya ng DOJ na mahigit 1,000 refugees ang nasa bansa at nasa 1,000 rin ang pending refugee application. Ibig sabihin, 1,000 na ang nasa bansa, 1,000 rin parating pa lang. Wala pa palang milyon. Okay lang. Sean, karamihan sa mga refugee ay mula sa Gitang Silangan at Africa. Ay, bakit may Africa? Akala ko pa Ukrainian lang. Ang usapan na Ukrainian lang. Ulitin nga natin pa. Medyo parang nagkamali ako ng pandinig. Ha? Welcome ang mga Ukrainian refugees sa Pilipinas. Bakit may Afrikang napasingit? Andali. Bakit din na rin isingit ang China? Refugee galing China. Galing China. May napasingit mga kaibigan na Afrika. Ibig sabihin, parang na magkamali lang ako ng pandinig. Ulitin natin. Kishon. Karamihan sa mga refugee ay mula sa Gitang Silangan at Afrika. May Afrika nga. Ibig sabihin yung mga Afrikano ay papasok din. African. Napapasok na refugee sa Pilipinas. Na possible na pwedeng gawing Filipino citizen. Ganon? Okay, where they are right now, due to confidentiality, we cannot divulge. Kala ko baka naman Ukrainian lang sa gira. Their location because the reason. Kasi nga, ang mga Ukrainian, magaganda daw mga kaibigan. Magaganda yung mga babae nila. Nasigurado, magkakasawa yung mga Pinoy. Diyan, ng ganyan. Why they are seeking asylum from the Philippines in the first place is they are trying to avoid persecution from their home country. Kamlay nito ay nilunsad ng DOJ ang kauna-unahang National Refugee Day alinsunod sa proklamasyon ni Pangulong Marcos. Ayan o. Si PBBM. Alex, sa panig ito pala yung ano, ito pala yung naging ano na, nag-usap na sila eh. Man ng Korte Suprema, sinabi nito na pinaiting nito ang mga kapasidad ng mga hukom sa bansa sa paghawag sa mga naturalization cases para sa mga refugee sa ilalim ito ng binuo na SC na Rules on Facilitated Naturalization na nagpapabilis para maging Filipino citizen. Diba? Filipino citizen, mapapabilis daw. Gagawin Filipino citizen ang mga refugee. Mga refugee sa Pilipinas. Sa datos ng SC mula 2006 hanggang 2018 ay nasa
8 pa lamang ang naging Pinoy citizen. Ay, Pinoy citizen. Ibig sabihin may ginawa na palang Pinoy citizen ang Pilipinas. Ah, okay, continue. Dahil na rin sa mahigpit na mga patakaran noon. Na, talaga naman mahigpit. Ano? Alright. Alright mga kaibigan, reaction video lang ito. Dito sa nag-trending na balita ngayon na ito na nga ang mga refugees sa Pilipinas ng mga Ukrainian ay possible na gawing ang pinapabilis na maging Filipino citizen. Okay, hanggang dito na lang at bahala na kayo. Comment and subscribe. Thank you, bye-bye.